Sa opisina ni Andre ay nagpapamiting nga ito sa kanyang mga katrabaho at doon nga'y sinabi niya na pinakamahalaga nga raw na magawa nila ay muling makuha ang tiwala ng mga nawalang sponsors, lalong-lalo na nga raw ang gobyerno. Bigla namang nagsalita itong si Cedric at wika nga niya, kinakailangan daw nilang makahanap ng paraan sa mabilis na panahon sapagkat ang labanan na nga raw ngayon ay pabilisan. Naisip nga nila itong si Mr. Mercado dahil nababatid nga nilang lahat na isa ito sa mga tanging paraan upang mapauo nila ang gobyerno. Sa pagkakataong ito ay nagsalita naman ang best friend ni Camille na si Dexy. Ayon nga sa kanya ay mahihirapan nga daw yata sila dahil nga ultimong ang charm ni Camille ay tila ba hindi na umiepekto kay Mr. Mercado. Dahil mula nga nang pumalya sila sa pag-launch ng kanilang proyekto ay tila ba naapektuhan na rin ang ilang mga sponsors nila dito. Ngunit lalo namang na-distract itong si Andre sapagkat nakita niya nga sa kanyang harapan na nagdada-moves itong si Cedric sa panliligaw kay Camille habang sila ay nasa kalagitnaan ng meeting. Dahil nga nag-abot ito ng isang merienda kay Camille at nagpasalamat naman itong isa kay Cedric. Tila ba'y naka 1 point na naman ang kanyang best friend habang itong si Andre naman ay halatang-halatang nagseselos. Kung kayo po ang nasa katauhan ni Andre, kakayanin niyo bang kalabanin ang inyong kaibigan sa panliligaw? Isulat niyo lamang po ang inyong opinion sa baba upang atin naman pong mapag-usapan. Susunod na po ang ating part 3 ng Marry Me, Marry You.